dalawang seaman, imbis na sa dagat, makapagtrabaho. Alam mo ba, napunta sa desierto? Naku po, ano gagawin niya doon? Ito yung kwento. September 2017, lumipad patungong Dubai ang marine engineer na si Jerry Gabanzo bilang isang oiler sa barkong MV Blue Nile. Oh. Inaayos pa raw noon ang barko at nang sabi, sige, sumampa ka na. Yeah. At nang maayos ito, ibinenta ito sa isang Sudanese. Mm-hmm. Okay. March 2018, pumalaot ang barko pero nagulat si Jerry at ang kasama nitong si Miguel Estrella Jr. nang pilitin silang pumirma sa kasunduan sa gitna ng dagat na sasakay sila sa isang fishing boat pabalik ng Dubai. Naku po, bakit ganun? Ah, yun na nga eh. Ang problema, imbis na sa Dubai, ay sa Pakistan napadpad ang dalawa. Wow. Hindi sa Dubai pumunta yung fishing boat. May isang Iranian na nagsabing tutulungan sila makabalik sa Dubai pero sa Iran naman sila dinala. Kawawa naman. Hanggang ngayon, nasa kustodiya sila ng Iranian. Gusto ni na Jerry at Miguel na mabayaran ang kanilang sweldo at makauwi ng Pilipinas. Hmm. Panoorin natin ang panawagan nila Jerry at Miguel. Parang awa niyo na po. Sana po matulungan niyo po kami sa situation namin dito. Di po namin alam kung paano po kami makakabalik ng Dubai at makukuha po yung sahod namin. Sir, na-hostage na kami po dito. Tulungan niyo kami. Huwag ninyong pahintulutan na makuha kami dito nang nag-hostage sa amin at balik sa barko. Kasi pag binalik kami sa barko, hindi kung saan-saan na kami naman dadalhin. Anyway, kasama po natin ngayon si Karen Gabanzo, ang may bahay ng sima na si Jerry Gabanzo. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Pero paano nila napapadala yung video nila? Ano po, niregister po sa IMO yung asawa ko ng Iranian translator. Bali yung bago pong may-ari ng barko na binili sa kanila, ano po, naawa sa kanila kasi umiiyak po yung asawa ko. Hmm. Sinasabi po ng asawa ko na, sir, parang awa mo na kasi 2 months ko nang hindi nakukontak yung asawa ko. Hmm. Wala siyang alam sa akin kung ano na yung nangyayari sa akin. Hmm. Tapos naawa po sa kanya kasi yun lang po yung marunong mag-English, sir. Hmm. Di, ang sabi sa kanya po, sige, ganito na lang. Yan kita ng SIM card na Iran SIM card. Hmm. Tapos niregister po sa IMO. Simula nun, sir, nung April 4 po. Communication, application po siya sa Saudi po. Okay. Pang, ano, Saudi tapos? Po. Tapos ayun po, nagkapag-communicate kami nung April 4. So ano ginagawa? Ayaw sila pakawalan ng Iranian? Opo, bali may bantay din po sila sa bahay. Actually, kanina po nakausap ko po yung asawa ko, sir. Anong trabaho nila ginagawa? Wala sa... po, nasa bahay lang po. Tapos may nakabantay po sa kanila, nakakandado din po yung bahay. Duda ko siguro parang Erwin, baka siguro walang mga papeles itong dala. At okay. Nakapasok ka ng Iranian, mukhang bawal ang Pilipino sa Iran. Wala po silang entry visa. Yeah. Ang entry visa po. Pero bakit hindi pa sila pauwiin at kinukulong sila sa bahay? Yun nga po, yung Sudanese po na may-ari dati, sir, ang tinatawanan lang po ako, parang pinapapili po ako, yung your husband or the salary. Ginagano niya po ako pag kinakausap po ako. Sino ang nilapitan? Sino nag-recruit sa kalito itong Wide Sea Marine Services and Shipping Lines? Opo. Bali po, sir, kasi ang di po nag-apply directly dyan yung asawa ko. Direct po sila sa UAE po talaga. Ayun, sa UAE. Opo. Yung okay. Wide Sea lang po, sir. Sila po yung nag-asikaso sa POEA ng mga requirements ng asawa ko. At, so, hindi ito nag-recruit. Paano nga natin naman habol ito, parang Alex? No, hindi nga. Naman pala ito. Tawagan ang Department of Foreign Affairs para mahatak na natin ito at itong mga kababayan natin ito, parang Alex. Ano? Parang ano kasi pwede dyan, deportation na lang. Mm. Alright, si, ewan ko, makakatulong ba ito? Try natin. Baka hindi niya rich ito dahil dapat DFA ito, nasa ibang bansa. Si Mr. Lawrence Malanda, legal officer ng Marina. Magandang hapon po at Sir Malanda. Opo, magandang hapon po, Sir. Erwin po, kasama si Alex Santos, Sir. Live po tayo sa PTV. Sir Alex, Sir Erwin. Sir, may magagawa ba tayo? Dalawang seaman natin, nandoon ngayon sa Iran, ay mahabang salaysay, nag-apply sila ng trabaho sa barko. Yung barko, binili na isang Sudanese. Yung Sudanese, pinababa sila, pinasakay sa fishing boat para makabalik ng Dubai. Hindi na sila nakabalik ng Dubai. Dinala sila sa Pakistan. From Pakistan, kinuha sila ng Iran niya. Nandoon naman sila sa Iran ngayon. Ang gusto lang nila, makauwi, sir. Baka matutulungan ba ng Marina ito? Is there a way? Pwede po nating tulungan yung dalawang seaman, yung pamilya ng dalawang sa pamamagitan ng pag-coordinate ng Marina sa DFA and at the same time sa POEA and OWA. Sige sir, ganito na lamang po. Ano po? Okay. Sige po, kami na ho tatawag sa OWA, sir.
Ade diretso na namin at saka DFA. Ano po? Kami na ho tatawag. Salamat po for your time, Sir Lawrence Malanda. Thank you po, sir. Thank you. Ay, sige pa. Cambio tayo po, paring Alex. Dito, na, dito tayo kay Sir Josefino Torres, Deputy Administrator ng OWA. Magandang hapon po ulit, Deputy Administrator Torres, sir. Magandang hapon po naman. Sir, si Erwin to, kasama si Alex Santos, dito tayo sa Kilos Pronto. May dalawang kababayan ho tayo ngayon ay nasa Iran. Nag-apply ito ng mga seaman. Unfortunately, pagdating nila sa barko, binenta yung barko, nakabili Sudanese. Pinababa sila ng barko, pinersa ng pumirma, sumakay ng fishing boat, pero yung fishing boat, imbis na pumunta ng Dubai, dahil yung port of origin, din nila sa Pakistan. From Pakistan naman, kinuha sila ng isang Iranian, din nila sa Iran. Nasa Iran po sila ngayon, sir, sa isang bahay, at hindi sila pinapalabas at kinukulong lang ho sila doon ng Iranian. Gusto na ho nila makauwi, Deputy Administrator, sir? Opo. Opo. Ganito po ang ating ngayon sitwasyon, no? Wala po tayong polo sa Iran. Opo. So, ang mabuti po ay i-coordinate ko ito. Yun, sinabi rin na po, nakukulong po ko yung huli niyong usapan ng taga-Marina. DFA. At ganun DFA. Po ang gagawin namin, makikipag-coordinate kami sa UMWA para siya namang tumawag sa ating embassy sa Iran. Hindi ba pwedeng tulungan sila dito dahil meron po tayong embassy ng Iran dito? From here, re-request mo sa ambassador na kung pwedeng hugutin itong dalawa, dalhin sa, sabihin natin, sa pinakamalapit na border sa Iran, sa Jordan kaya? Ibig sabihin makakakonek po talaga dyan, DFA din. DFA, sa embassy natin dito. Alright. Sige po, naiintindihan po namin. Salamat po, Sir Josefino Torres. Thank you po, sir. Hingi po ako ng kaunting informasyon sa inyo. Sige. Sige po, off the air po. Kukunin namin sa misis yung detalye, sir. Opo. Sige po, thank you po, Sir Josefino Torres. Nakausap po ng Kilos Pronto si Acting Assistant Secretary El Mercato ng Office of Public Diplomacy ng Department of Foreign Affairs. Kukontakin raw nila agad ang Philippine Embassy sa... walang embassy wala sa na, Iran. Paano na lang? Hindi. Si Asik Kato. Hindi ba kung walang, si walang polo, walang office siguro. Wala ganun rin. Wala rin talaga embassy yun. Walang embahada siguro doon. Meron silang embahada dito sa atin. Yun. Pero baka yun ang ibig sabihin. The other way around po tayo. Oh, tama. Pukuntakin Iran dito. Iran embassy dito sa Pilipinas. Dito, dapat ganun para siguro. Kontakin ang ambassador dito. Yung kanilang Ministry of Foreign Affairs sila doon, ha, para ma-rescue sila Jerry at Miguel. Sige po, ma'am, kailangan ng detalye. Alam ba nila yung address nila doon? Hindi? Opo, sir. Bali, nag-Google po yung asawa ko kung paano po mahahanap yung ano nila. Okay. Kaya lang, sir, ang gusto po mangyari ng amo nila, doon daw po sila ata ipa-flight, pero hindi daw po ibibigay yung sahod nila. Ang gusto lang naman po ng asawa ko, sir, okay lang po i-flight sila doon, pero ipadala na lang po yung sahod. Kasi simula po nang sumampa ng barko, wala pong sahod. Basta uuwi lang. Importante makauwi lamang. Sige po, matutulungan po tayo ng OWA. Kasi pwede naman, paano mo hahabulin? Wala naman palang hire pala ito. Yan ang magiging problema dyan, ma'am. Kasi yan minsan, hindi ina-advise sa mga kababayan natin kung walang mga direct hire. Yeah. Kasi pag habulan na, paano mahahabulin doon sa Dubai? Paano mahahabulin sa ibang bansa? Yeah. Whereas kung dito siya ni-recruit, mahahabol natin, di ba? Opo. Yun ang problema. Para anyway, unahin muna natin. First things first, ma'am. Mapa-uwi yan. Okay? Opo. The DFA po. Sige po. Mamaya-maya, bigay ho natin yung detalye doon sa kausap namin kaya Deputy Administrator Torres. Ano po, ma'am? Maraming salamat. Thank you. Huwag mawala ng pag-asa, ha? Alright.